Ikaw, ano ang natutunan mo sa gitna ng pandemya sa mga nangyayari sa atin ngayon? Simula ng April 2020 hanggang April 2021. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga katambayan. Kaya huwag maglilipat ng channel. Hello mga katambayan online, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is April 11, Sunday. Happy Sunday po sa inyong lahat. So ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paano mo natututunan sa panahon ng pandemya na nangyari sa atin ngayon. So simula ng April 2020 hanggang April 2021, ano po ba yung na-experience mo? Ano po ba yung nararamdaman mo? Ano po ba ang pwede natin gawin para iwasan naman natin yung mga bagay na hindi nakakabuti at pwede natin i-adapt ang nakakabuti sa atin. By the way guys, panoorin nyo po muna ng buo ang video ko. Pagkatapos nun, mag-subscribe ka at pindutin mo na rin yung bell button para lagi ka updated sa mga bago kong video. So ayan guys, so excited na ba kayo kung ano yung pag-uusapan natin? By the way guys, disclaimer lang po, ito po yung i-explain ko po sa inyo, ito po yung nakikita ko lang po or na-experience ko po or yung mga naranasan natin lahat sa mga nangyari sa atin dito sa pandemyang ito. Una, ano yung natutunan mo sa gitna ng pandemic nung nakaraang April 2020? Nagulat tayo at hindi natin maintindihan kung bakit ganun ang nangyari. Tapos biglang nagkaubusan ng face mask, nagtataasan yung presyo, di ba? Di ba ang hirap? Tapos parang katulala lang tayo. Tapos may biglang deklara ang ating government na mag-lockdown at hindi na pwedeng lumabas ng bahay at kailangan mag-ECQ, di ba? At kailangan na sa mag-stay lang tayo sa bahay. Nang na-realize ko na sa gitna ng pandemic na yun, kaka-start ko lang po mag-aral ng online business at kaka-start ko lang po mag-discover sa mga platform natin sa social media. So, parang nagulat ako na kung kailan naman mayroon akong pag-aaralan tungkol sa kung paano mag-Facebook ads, kung paano patukbuhin yung online business, lahat-lahat. Siyempre, kailangan mo siyang alamin kung ano po yun. Bigla naman nagkaroon na ng ganun. Although, pwede naman siyang gamitin sa bahay kasi online naman, so kailangan ng internet. Ang nangyari naman po kasi sa akin, wala pong internet sa bahay. So ang nangyari kasi sa bahay, mahina ang data that time, so hindi ko talaga siya magagawa-gawa. So na-realize ko that time, April 2020, na kailangan pala, kahit na hindi dumating yung pandemya na nasa natin ngayon, maging ready po tayo sa lahat ng bagay, hindi lang sa mga ganitong sitwasyon. Dapat pala, kailangan nating maging mapangpamaraan, kailangan nating mapanuri sa lahat ng mga bagay na pwede nating gawin. Kasi pagdating ng panahon na hindi natin inaasahan, kasi hindi naman natin hawak ang sitwasyon sa buhay natin, so kung ano yung naranasan natin ngayon, kung nahihirapan tayo sa budget, tapos nahihirapan tayong kumilos dahil wala rin naman, hindi naman pwedeng lumabas, di ba? Di ba parang ang hirap, kaya yun ko na-realize na kailangan pala talaga mag-ipon. Sabi nga nila, kahit walang pinipili, mahirap o mayaman, di ba? Nakakaranas ng ganun. Pero sa palagay ko naman, sa akin lang po ito opinion, sa akin lang itong pananaw, yung magkaiba pa rin talaga pag may pera ka. Kasi pag may pera ka, makakagawa ka ng paraan kung paano kumain, di ba? Di ba? Kung halimbawa, kung naubusan ka ng grocery, pwede ka naman pong, di ba? Pwede naman pong lumabas na kahit isang tao lang. So, mag-grocery, di ba? Paano na yung mga taong walang budget na umaasa lang sa government, di ba? Kung sakaling wala na maibigay yung ating government. So, paano po yun, di ba? Yun po ang na-realize ko sa pinag-uusapan natin una kung paano mo natutunan sa unang pagkakataon ng April 2020 na nag-lockdown po ta. So, pangalawa, ano po ba yung natutunan mo noong nagbukas na po yung tinatawag nila ng new normal, limitado yung paglabas ng tao at saka ang yung mga nag-ooperate lang na mga negosyo yung kailangan talaga. So unti-unti po tayo nakabangon nung simula nung July 2020 hanggang December. So binigyan tayo ng pagkakataong magnegosyo, nagkakaroon ka ulit ng trabaho. So ayan. So na-realize ko din na dapat pala yung mga bagay na yun na kakasimula lang natin makapag-survive ng ating pagkaing araw-araw. So hindi mo talaga dapat pala na
na kailangan ubusin ang gastusin ng sobra-sobrang iyong pinaghirapan na pinagtatrabahuan. So, kung mayroon po tayong dapat bayaran na patong-patong na bayarin ng mga bills, so hindi po natin kayang bayaran yan. Magsabi pa rin sa personal nating budget na hindi po tayo na dapat mawawala ng budget sa ating kamay. Dapat hawak po natin yun. Kasi pagdating ng panahon na kung ano man ang mangyari ulit, so mayroon po tayo. So ayun na nga yung pangatlo natin pag-uusapan this 22 April 2021. So di ba bumalik yung pandemya? So andyan pa rin, di ba, hindi pa nawawala. Ang natututunan ko dito sa April 2021 ng huwag po tayong matakot sa mga ganitong sitwasyon. Mapanuri po tayo sa lahat ng nangyari ngayon sa atin, di ba? Kung gusto mong maging magiging healthy, so kailangan po nating kumain ng tama, tapos kailangan, katulad natin, di ba, nasa social media po tayo lagi. So, kailangan po natin i-maintain, i-adjust po natin. Huwag po tayo palagi nagpupuyat. So, kailangan po bumawi. So, kailangan natin pananatilihin ang ating sarili na may resistensya ang ating katawan. So, ayan, huwag po natin pababayaan ang ating sarili. So, na-realize ko na ang dami ko na palang pinaglagpas nung nakaraang taon na dapat pala talaga. Katulad niyan, so kailangan kong magtipid. Hindi naman magtipid na kailangan ko mapahirapan mo yung sarili. Hindi. Nagtitipid ka pero at the same time nag-i-enjoy ka sa sarili mo na alam mo na sa sarili mo na kaya nagtitipid ka dahil mayroon kang itataping pera para pagdating ng araw na kailangan mo, mayroon kang makukuha. I hope na may natutunan po kayo sa sinishare kong video sa araw na to. Today is April 11, Sunday 2021. Maraming salamat po na patuloy po kayo nagsusuporta sa video at lagi niyo pong pinapanood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at tinapos niyo po ang video, kung mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung bell button para lagi ka pong updated sa mga bago kong video. By the way guys, my name is Rinante Andayang, iyong katambayan. Hanggang sa muli po, bye-bye!